So, welcome back mga kabuting-ting sa ating YouTube channel. So, today mga kabuting-ting ay maririnig natin yung mahiwagang tinig ni Mami Buting-ting para bigyan tayo ng tips and advice sa ating mga newbie at mga gusto magsimula mag-alaga ng African lover. So, kung gusto nyo marinig yung mga advice and tips niya, tara! So tara na nga mga kabuting-ting at sabay-sabay natin painggan yung mga advice and tips natin ni Mami Buting-ting. And habang pinainggan natin siya, itry naman natin itong ating mga auntie dito. Tara! Magandang araw mga kabuting-ting. So ito na nga ang ating limang tips o yung mga dapat nating malaman bago ka mag-alaga ng African lovebirds. Number 1, type. Ano klase ng lovebirds ba ang gusto mo? Dito kasi sa Pilipinas, maraming klase ng African lovebirds. Pero, tatlo lang yung kilalang-kilala na klase ng African lovebirds. Una na dyan, ang Alps 1 o yung mga non-eyeing African lovebirds. Ito ang klase ng mga African lovebirds na walang white ring sa paligid ng kanilang mga mata, katulad ng nasa larawan. Pangalawa, ang Alps 2 o yung fishery, eyeing, o mas kilala sa tawag na fisher. Ito yung klase ng mga African lovebirds na may white ring naman sa paligid ng kanilang mga mata. At merong mapusyaw o light gray sa tuktok ng kanilang ulo, katulad ng nakikita nyo. At ang huli, ang pangatlo ay ang Alps 2 Personata Eyeing African Lovebirds, o mas kilala sa tawag na perso. Ito yung klase ng African lovebirds na itim ang buong ulo at meron din siyang white eye ring na nakapalibot sa kanilang mga mata. Kagaya ng nakikita nyo ngayon. So number 2, ano nga ba ang mga kailangan mo pang malaman? Siyempre, time. Bago ka bumili o mag-alaga ng ibon, dapat alam mo kung kaya mo bang magbigay ng panahon dito sa balak mong alagaan ng ibon na to. Kasi baka bumili ka nga, pero wala ka naman palang panahon para alagaan yung ibon na binili mo. Kawawa naman yung ibon mo. Kawawa naman siya, baka mamatay. Or, bago ka magsimulang mag-alaga, siguraduhin mo muna na kaya mong magbigay ng time sa ibon na aalagaan mo. So, lahat ng gusto nating mag-grow, kailangan meron ding time. Number 3, shelter. Saan ba dapat ipwesto ang ating alagang ibon? Sa ating bahay. Siyempre, ang pinaka-best place na pwede nating pagpwestohan ay sa area ng bahay natin kung saan hindi siya mabubulabog or yung palaging nadadaanan ng mga tao sa bahay. At siyempre, kailangan din hindi sila mabibilad, mauulanan, at importante rin na hindi maingay yung paligid niya kasi nagdudulot to ng stress sa mga ibon kapag lagi silang nabubulabog or naiistorbo. Maaari silang magkasakit dahil doon. Kaya importante hindi sila nabubulabog. At sa cage naman, ang pinaka-advisable na sukat ng cage para sa isang pair ay 17 by 30 inches. Ayan, nakikita niya sa larawan. So kasi ganito yan mga kabuting-ting. Mayroon ako isa pang tip sa inyo. Mas nagiging healthy ang mga ibon kapag mas malaki ang mga cage nila. Kasi mas nakakalipad sila sa loob at na-exercise sila. Kaya mas okay na malaki yung cage para sa ating mga ibon. Okay? Next. Number 4. Food. Types of food. Dapat alam mo ang mga pagkain na pwede mong ibigay or dapat mong ibigay sa iyong mga alagang ibon. Sa mga pair ng ibon na wala namang inakay, mixed bird seeds ang pagkain o patuka na pwede natin ibigay. One scoop per day lang mga kabuting-ting para sa buong araw na yon at sapat na yon para sa isang pair ng ibon. At kung kailangan mo ng pang-scoop, huwag ka nang lumayo pa. Pwedeng-pwede mong gamitin yung pang-scoop sa gatas ni baby. At para naman sa mga may inakay na pair o may mga baby birds, kailangan
dadagdagan natin ng sunflower seeds at oat groth ang kanilang mga pagkain. Kaya, kung kaya nyo din silang bigyan ng egg food para mas mabilis yung paglaki ng mga inakay nila. At syempre, bigyan nyo din sila ng vitamins and minerals. Katulad ng cattle bone na mayaman sa calcium. At importante din ito sa ating mga ibon, lalo na sa mga mangingitlog pa lang na ibon. Dahil kailangan nila ng calcium para sa shell ng kanilang itlog. Vitamins para lumakas ang kanilang katawan at resistensya. And last but not the least, number 5, love. Bago ka mag-alaga ng ibon, alamin mo din kung kaya mo ba siyang bigyan ng pagmamahal. At kasi kailangan to para maalagaan mo mabuti yung ibon. Dahil kung hindi mo sila mamahalin, hindi mo rin sila maalagaan ng mabuti. At baka mapabayaan lang sila, kawawa naman. At kung mamahalin mo sila, susuklian ka naman nila ng mga cute na mga inakay o yung mga baby birds. So mga kabuting-ting, let's do the recap. Number 1, kailangan alam natin yung type ng ibon na gusto nating alagaan. Number 2, time. Number 3, shelter. Number 4, food. At ang huli, love. So ayan mga kabuting-ting, ang ating 5 advice para sa inyo, sa mga magsisimula pa lamang mag-alaga ng African lovebirds. Sana po ay may natutunan kayo. Bye-bye! So ayun nga mga kabuting-ting at napakinggan natin yung mga advice and tips natin ni Mami Buting-ting sa mga newbie kagaya natin at sa mga gusto mag-alaga ng African lovebirds. So yun yung mga basics na kailangan natin malaman. So yun na muna po today mga kabuting-ting at mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Silent Cloud Tumang, kay Rainiel Santo, shoutout din tayo kay Gabriel Icamen, shoutout din tayo kay Nino Gutierrez from Nueva Ecija, shoutout din tayo kay Johnny Baun, kay Carlito Amado, kay John Dave Deso, shoutout din tayo kay Leonard Bondo from Mexico, Pampanga, kay Elton Jasper Caruana, shoutout din tayo kay John Ochoa, kay Christian Galang, shoutout din tayo kay Carlo Ocampo, kay Dennis Corpus, kay Lawrence Dominic, kay Patrick Laksina from Concepcion Tarlac. Shoutout din tayo kay Luis Jan Ochoa, kay RD at Cyrus De La Cruz. Shoutout din tayo kay Rap Sebastian Manalang, kay Kirk Kian Marbella, kay Kian Joaquin. Shoutout din tayo kay Jeric Dumas from Timus Cavite. Shoutout din tayo kay Carlo Mendoza from San Isidro, Bacolor, Pampanga. Shoutout din tayo kay Berhel Enriquez, kay Prince Kenneth Cavalquinto. Shoutout din tayo kay Dion Brian Dining sa Watch My Bird Channel. Shoutout din tayo kay John Floyd Gutierrez. Shoutout din tayo kay Joan Maclean, kay Otoy ng Dagupan City. Shoutout din tayo kay Jonathan De Los Reyes, kay Poloso Love TV. Shoutout din tayo kay Sir Hostel Santos ng May Kawayan, Bulacan. Shoutout din tayo kay Junmar Delgado, kay John Conrad Solis. Shoutout din tayo kay Dubs Almario from Magalang, Pampanga. Shoutout din tayo kay Brian Pamintuan, kay Roger Quejado. Shoutout din tayo sa Bird Lover TV. Shoutout din tayo kay Prince Ropila, kay Ken Guillen Zara. Shoutout din tayo kay Justin Abestilla, kay Kurt Patrick Galang, kay Nicole Jed Shankau. At shoutout din tayo kay Mary Jane Bantugan. So maraming salamat mga kabuting-ting sa supporta nyo sa ating YouTube channel. At sana'y nagustuhan nyo yung ating video for today. At kung gusto mo pa ng mga dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng African lovebirds, click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload na namin. At like mo na rin yung ating Facebook page, Daddy Buting-ting's Mini Eagery, at yung ating official Facebook group, Daddy Buting-ting's Mini Eagery FB Group Community, para kahit nasa Facebook ka ay lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. So yun lang muna for today mga kabuting-ting. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.